Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back sa aking kusina. So ngayon ay ibabahagi ko sa inyo kung paano ba gumawa ng napakasarap, napaka-cheesy, napakalinamnam, and of course, super lambot na cheese cupcakes na pwedeng-pwede nyo pong idagdag sa inyong mga pinagkakakitaan. Pwedeng-pwede nyo po itong gawin sa inyong mga tahanan. So, para po sa kumpletong listahan ng ating mga ingredients ay ilalagay ko po yan sa description box below. Tara, simulan na natin! Sa isang plate or bowl, para po sa ating unang step ay salain muna natin ang ating flour. And ang ating baking powder. Ginagawa natin ito para po matanggal natin yung mga impurities na naihahalo sa ating flour dahil napapansin ko po minsan may mga lubid na galing sa sako ng ating mga flour. After po natin itong salain, ayan, okay na po siya, so iset aside muna natin ito and proceed na tayo sa susunod nating hakbang. Nailagay ko na po ang ating softened butter sa ating mixing bowl. So ngayon ay gagawin natin itong light and fluffy gamit ang ating hand mixer. Pero kung wala naman po, pwede kayong gumamit ng wire whisk. Pero medyo mas matagal nga lang at mas mahirap. Kapag naging light na ang color ng ating butter, ay ilagay na natin ang ating white sugar. And then, i-mix natin ito gamit ang spatula or kutsara or pwede rin po ang wire whisk para hindi sumabog yung ating mga sugar kapag imi-mixer po natin ulit ito mamaya. And then, i-mixer ulit natin ito hanggang sa maging light and fluffy. Pagkatapos po niyan ay scrape po muna ulit natin yung mga gilid-gilid para maging equal or maging pantay yung ating paghahalo ng ating butter. And then ilagay na po natin ang ating itlog. Pwede nyo pong hindi i-direct sa inyong butter kung hindi kayo sigurado kung maayos ba or maganda ba yung itlog na nabili nyo, and then i-mix po natin ito until sa mag-fully combined ito sa ating butter. Paisa-isa lamang nating ilalagay yung ating mga itlog and then haluin natin ito ng mabuti bago ilagay yung isa. Kapag okay na ang ating butter mixture, ay ilagay na natin ang ating condensed milk. So, siguraduhin po natin na hindi po malamig or hindi chilled yung ating condensed milk para hindi tumigas yung ating butter mixture. Sunod na nating ilagay ang ating vanilla extract. Tsaka ulit natin ito i-mix until combined. At ngayon po ay ihahalo na natin yung ating dry ingredients. So hatiin mo po ito sa dalawa para mas madali mo po siyang haluin. And para hindi sumabog yung ating dry ingredients ay hahaluin natin ito gamit ang ating spatula. Napakadali lamang po nitong gawin kaya siguradong sigurado ako na makukuha mo ito ng tama. Pagkatapos natin itong haluin, ilagay na natin ang ating grated cheese. Ito po talaga yung ipinagpapasalamat ako dahil marunong po akong magluto ng kung ano-ano and kung gusto kong kumain ng ganito-ganyan ay pwede ko na siyang gawin at hindi na kailangang bilhin. And then, i-mix po ulit natin ito gamit ang ating mixer para po maihalo natin yung ating cheese.
Pwede nyo pong dagdagan yung cheese kung gusto nyo pa po itong mas maging cheesy. Ito po talaga yung maganda kung marunong ka pong magluto kasi nga hindi mo na kailangang tipirin yung mga ingredients. So ayan, magiging ganito po yung kanyang consistency, super smooth na po niya. And ngayon, iseset aside natin ito and i-prepare na natin yung ating baking pan. So meron po ako ditong 3 ounce na baking pan, so lalagyan ko rin po siya ng 3 ounce na cupcake liner. At ngayon ay lalagyan na natin yung ating mga cupcake liners until sa 3/4 po nito. Kung meron po kayong mga ice cream scooper ay mas madali po siyang gamitin sa paglalagay ng ating cupcake batter. And dapat sa mga time na ito ay dapat nagpo-preheat na kayo ng inyong oven or kung i-steam mo naman ito ay dapat nagpapakulo ka na po ng tubig. Pagkatapos nating lagyan lahat ng ating cupcake liners ay magta-toppings na tayo ng additional na grated cheese sa kanyang ibabaw. And again, pwede mo po itong i-steam gamit ka po ng large molder para po makagawa ka ng 3 ounce na cheese cupcake. Pero yun nga lang, hindi maging toasted yung ibabaw ng iyong cheese cupcake, unlike po kapag sa oven po or improvised oven. Tara na po itong i-bake sa ating preheated oven over 180 degrees Celsius for 20 to 25 minutes or until na lumabas na malinis ang toothpick. Ito na po ang ating freshly baked for exactly 22 minutes na cheese cupcakes. So tara na po itong i-unmold sa ating muffin pan para po maipalamig po natin ito agad. So ayan po siya, napakaganda po ng ating pagkakaluto. Tamang-tama lang na nag-golden brown yung kanyang mga gilid-gilid and yung kanyang top. So ayan, hintayin po muna nating maluto lahat ng ating mga cheese cupcakes bago tayo mag-taste test. At eto na po lahat yung mga nagawa natin. So sa ating recipe ay nakagawa tayo ng 17 pieces of cheese cupcakes. Pero bago ko ipakita sa inyo kung gaano ito kalambot at bago natin ito tikman, kung bago ka lang dito sa channel ko, please don't forget to like and subscribe and always turn on the notification bell upang ikaw ay ma-notify ko sa tuwing mag-a-upload ako ng bagong recipe. So yan, as you can see, napakaganda ng ating pagkakaluto. Hindi po siya sunog and hindi rin po siya yung masyadong maputla. So ayan po yung kanyang bottom part. And then, tatanggalin na po natin ito sa kanyang cupcake liner. Grabe, super super bango po niya. And ayan, napakalambot po. Ayan. So super fluffy po ng kanyang texture and ang sarap. Napakalambot nga po talaga and nagme-melt po siya sa bibig. May konting pagka-crunchy yung kanyang ibabaw and yung kanyang bottom parts and yung sides. Grabe po ang sarap. Napakalambot and talagang nagme-melt po siya sa bibig. So kayo na po yung bahalang humusga. Pero sinasabi ko lang po yung aking judgment. Ayan, dahil po gusto kong matry nyo rin po ito, kaya ko po sinishare po sa inyo.
Kaya sana po ay nakapagbahagi ulit ako sa inyo ng konting kaalaman at sana po ay matry nyo itong recipe natin ng ating cheese cupcakes dahil sinisigurado ko sa inyo na magugustuhan po ninyo ito at hinding-hindi po kayo magsasawa dahil hindi po siya sobrang tamis. Inaanyayahan din po kita na i-like, i-follow ang aking Facebook page Margielicious for more photos, videos, and for more updates. At para po sa ating complete posting, ilalagay ko po yan sa description box below pati po ang ating complete list ng mga ingredients. Kung bago ka lang dito sa aking channel at nagustuhan mo ang video na ito, please don't forget to like, subscribe at i-on mo yung notification bell upang ma-notify ka sa tuwing mag-a-upload ako ng panibagong recipe. Ako pong muli si Marge and kita-kits po tayo sa susunod nating video. Bye!